Sariyang batang sa amin noon. Batang lang sa amin. 12 years old, lumayas ako sa amin. Ganun talaga guys, pag live. So, dati man, bata na sa amin ako, 12 years old, nag-dress ako sa amin. Sabi ko sa sarili ko, kasi nanay ko, FW yung pinabayaan ako eh. Sabi ko sa sarili ko, since bata pa lang ako, ako yung bata na sobrang distante na talaga. Na, sa loob ng isang araw siguro, bata na nga ako kumain eh. Maswerte na kung madalawang beses ako sa isang araw nun. Napagpunta ako sa Manila, sumaya ako ng bus. Napagpunta ako sa Cubao, napasura ako, tao palengke, yun yung ginagawa ako. Age of 16, naging construction worker ako. Sa pagiging construction, sobrang hira. Doon ko yung natagpuan yung tao na nakapag-invite sa akin bilang isang MMA fighter. Pero nagsimula talaga ako sa boxer. Dumayo ako sa iba't ibang lugar, unang labahan ko sa Muaga. Doon ko naranasan yung hirap, yung wala ka ng kinita, basag pa yung mukha mo. Doon ko na nilalay, sabi ko, wala ako na sa boxing? Kasi malaki talaga kinikita, pag international ka, pag lumas ka ng bansa, medyo nang kinitain mo. Since nagustuhan ko yung kinikita ni Fighter, kasi is martial arts talaga siya, lahat gamit mo. Doon ko siya, nagustuhan ko yung kasi may babae na kung gustuhan ko. Tapos yung gusto, yung gusto sa MMA Fighter, yung nakaaway ko, parang network nila din, invite niya ako sa gym. Tapos, nagustuhan ko siya kasi bata pa lang ako, mahilig talaga ako sa gulo eh. Kaya wala na pang mga sa'yo, tapos baka patulang dito. So yun, tatay 2018, lalabas na naman ko sa international. Pero hindi na tuloy. Sabi ko, bakit hindi na tuloy? Kasi, ang dami ko na sayang. International fighter na nilabanan, pero hindi talaga siya natutuloy. 2022, July, yun na naman, meron na mag-report na may makakalaban ako from UAE. Sabi ko, bakit nyo yun? Pagkakataon na ito ng mga labas ng bansa. Parang matunayan ko sa pamilya ko na kahit pinabayaan niya ako, kaya kong pag-ibang yung sarili ko. At bakit? Yes! Kasi yes! Pagkakataon yung sarili ko, sinabi ko sa sarili ko na mamalagyan ko yung pamilya ko. Sila naman yung bibigyan ko ng magandang buhay. Pero hindi pa rin natuloy. 2022, August 3, ay August 2, nakita ko yung video ng Mentor Jose King, dumaan sa Facebook ko. Pag-click ko noon, nakita ko si Mentor Romero. Nakita sa akin yung Mentor ng kaso, mapalita. Nag-inquire ako sa kanya, sabi ko sa kanya nung unang sabi ko pagkakatanda ko, gusto ko pong sumali sa grupo niyo. Ang sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin, sige, explain ko sa'yo. Pero that time, 2019, nag-join ako sa AC. Napabayaan ako ng mentor ko. Sa ulit na hanap ko noong 2022, bumalik ako. Sabi niya pa sa akin noon, gusto ko ba talaga na masama sa grupo? Sabi ko po, ang dami ko ng chat, yun na yung kasalitan niya sa akin, hindi na ako nire-replyan. Yung pala, ako pala ang napagkamalan ng scammer. Hindi mo propeto. Chinat ko ulit siya, sabi ko gusto ko po talaga sumawa sa team ninyo. Gusto ko po sana yung community ninyo. Ang sabi niya sa akin, kung gusto mo, magpadala ka ngayon. Guys, wala pa ko na kami. Nagpadala ako ng 18,000 nila. I-explain niya sa akin yung patahap. Ito yung matindi. I-explain niya sa akin yung hapon, nung gabi niya nagpray ako. Nakita na ako ng mga kapag nakikita kasi ang 22 years old na ako ngayon ay 23 na pala ang birthday ko lang ng meeting.
ang pasan niya. Yes! 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 Mas lalong lumanin. Dito ko napatunayan sa sarili ko na kung hindi para sa akin ang championship ng international, baka ito para sa akin. Sa mga matatagal na dito, huwag niyo hayaan na tumagal kayo dito na walang nangyayari sa inyo. Pagpuhunan ninyo lahat ng masakit, rejection na nangyayari sa inyo sa araw-araw. Pagdumating niyo sa inyo, marirealize nyo lang to na napaka-importante ng pagyaman dito sa community natin pag matagal na kayong hindi kumikita. Kasi wala na siya now. Hindi mo na kaya yung ginagawa mo kung araw-araw wala ng production. Kasi kung lagi mo sinasabi, payaman, lagi ka tulog. Diba? Kasi guys, kung gusto mo umaman, ngayon lang to, magsasakripisyo ka lang ngayon kasi mag-success ka na lahat na gusto mo, nagawa mo. Yes! Kung bakit gumata talaga ako ng yung nanay ko, okay sa'yo. Ang sabi ng nanay ko, baka hindi ko na siya buhay. Kasi may taling ang buhay na. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko ito ahatawin para sa kanya. Ahatawin ko ito para sa mga tao matitira sa akin. Para matigyan ko sila ng magandang pinabukasan. At gusto nyo ba guys, bigyan ko kayo ng dalawang verse para productive pa tayo na sa pag-ibig. Yes! Ito alam na ito ng iba. Unang verse, paano na mentor? Paulit niya? Paano na mentor? Guys, hindi naman nahirap sumunod sa mga mentor, di ba? Yes. Huwag mo ilagay sa sarili mo na kaya magpapapatakyo tayo sa'yo. Dahil kung wala siya, wala tayo dito. Yes! At kung hindi siya na muna, hindi natin puso na kung ano yung meron siya. Tama? Yes! Second rules, back to rules number one. Yes. Paano na mentor? Wala akong ibang gagawin kundi sundin lang ang mentor mo. At nakuha ko yung direct na yun, at nakuha ko ang 116,000 wow. Ngayon ba, dahil sa mentor ko. Kaya sa mga nag-umpisa dito, hindi madali pagkataanan nyo dito. Napakahirap na pagkataanan nyo dito, kaya ngayon pa lang maging matatagal na kayo. Kasi ang hirap na to, ang kapalit nito, yung pagyaman at pagiging success mo sa dulo. Yes. Kaya guys, isang salita lang yung iwanan ko sa inyo. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundong to, kaya pili ko yung masarap na buhay.